Spencer W. Kimball, the 12th president of the church, said, "How does one get humble? To me, one must constantly be reminded of his dependence. On whom dependent? On the Lord. How remind oneself? By real, constant, worshipful, grateful prayer." Close quote. Sa paruhan natin ngayon, madami tayong mapapansin na pagbabago. Katulad na lang ng teknolohiyan, iba't ibang klase ng kultura, at mas dumadaming makamundong influensya, lalo na sa mga kabataan. Isa na dito ang nagbabagong mga values. Dala ng hindi pagkakaunawaan, pag-aaway, at walang pagpapakumbaba. Sa video ng ito, ipapakita namin ang isa sa mga halagang values na dapat nating isabuhay. Ang pagpapakumbaba o humility. So, paano ba natin mapapakita humility? Ano ba yung mga bagay na sumisimbolo sa humility? Brain, yun yung ginagamit ko sa pag-aaral para mga magamit ko yung mga kaalaman na natutunan ko sa eskwelahan para matupad ko na rin yung mga pangarap ko sa buhay ko. Para sa akin, ano, utak. Kasi ano eh, siya lang naman yung nasa isip ko eh. Wait lang, is pause. Okay. Para sa akin, bilang isang manlalaro ng basketball, no? Pinakamahalagang body part sa akin is yung puso. Kasi siya yung nag-define kung determinado ka. Kaya ng sportsman yan, puso talaga pinakamahalaga para sa akin. Para sa akin, yung pinaka-importanting body part, yung mata. Kasi mahirapan kang gawin yung mga bagay na gusto mo pag hindi mo nakikita. Tingin ko po, sa tuwing nag-a-design po tayo ng nakaloon, feel natin na safe tayo, blessed tayo na kasama si Heavenly Father na pamagat sa ito. Feel din natin na andyan siya, andyan yung blessings niya habang nag-a-design tayo ng nakaloon. Feel din natin na feeling good tayo lagi. Ngayon ay nakita natin yung mga opinion ng mga lord. May nagsabi ng utak, may nagsabi ng puso, at may nagsabi ng tuhod. Tuhod? Simple nga ba na tuhod ang sumisimbolo sa humility? Tara, pakinggan ulit natin ang mga lord. Naalala ko ang experience ko nung ano, nung nililigawan ko siya, ano, binastid niya ako. Ay, opo, meron po akong alalas. Parang kinikilig po ako eh. Nadapa ako sa, nag-i-ripple ako ng bola eh, susut ko na lang. Nadapa pa ako. Yun, medyo nakaka-experience na yun. Yung natin family friend, kasi nandun yung pag nakalipad kami, mas nararamdaman namin yung sincerity na ng kahit pag-usap namin kay Heavenly Father and Jesus Christ. Ang buhay po namin, nagkapanap po tayo. Yung feeling na wala na yung pag-asa para makatayo. Pero yung tulod na nakapagpatayo sa atin ay yung paghingi ng tulong sa Diyos. Nung nag-pray po siya sa Garden of Gethsemane para po sa akin or para po sa akin. Ganun, hindi ko makita. Yung atonement niya, hirap na hirap kasi siya nun. So, sobrang hirap eh, nga siya si Happy ni Father kung meron pang ibang paraan. Kung wala nang ibang paraan, they will be done. And yun talaga yung part na sobrang naging humble siya. Peter chapter 12, verse 27.
Sabi dito, I give unto men weakness that they may be humbled, and my grace is sufficient for all men that humble themselves before me. Para sa akin yung pagpapakumbaba, yun yung ibababa mo yung pride mo na kahit alam mo nung tama ka, parang hindi mo na lang sasabihin kasi baka yun lang yung magresulta ng ulo. Kaya parang iitigyan mo na lang yung nararamdaman nila. Tapos, ayun na, magpapaubaya ka. Kasi ano, so, mahilig akong manood ng Korean novela. So, sa kanila, sa Korean culture, nagpabaw sila para mag-pay respect sa isang tao. And para mag-pay respect sa kanila, kailangan natin maging humble. Gumamit mo na ako para ma-show ko yung pag-respect at gumamit ng polite words. And yung mga tradition ko ng mga Pilipino ang pagmamano sa nakakatinda. Sa pagluhod po, mapapakita po natin na humble po tayo sa pag-pray sa pakikipag-usap po kayo ng Father kay Jesus Christ. Kailangan lang natin maging humble. Tapos gagawin ng Diyos na yung mga kahinaan natin, yun yung mas magpapalakas natin. Humbly submitting our will to the Father brings us the empowerment of God, the power of humility. It is the power to meet life's adversities, the power of peace, the power of hope, the power of a heart throbbing with a love for the testimony of the Savior Jesus Christ, even the power of the redemption. Humble lang po tayo at ang Diyos na pong bahala sa amin.